Yo, what's up guys? Ngayon guys, gagawa naman tayo ng isang panibagong tutorial. So medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog ng Riband. So ngayon guys, ang ipapakita ko naman sa inyong video ay kung paano ang pag-Riband. So ito yung model natin guys. So bago tayo mag-start guys, so gugupitan ko muna siya. So ito pala guys, ni-Riband ko siya last year. So ito, more than one year na yung Riband niya. So ngayon, gugupitin natin siya guys kasi sobrang haba na. So natanggal natin lahat ng Ribanded niya. So natira sa kanya guys yung bagong tubo na, yung parang virgin hair na to. So ang application nito guys, 1/2 inch hanggang sa dulo. Kasi natanggal na natin yung Ribanded na buhok. Ang buhok nito guys, grabe ang kapal, tsaka yung parang kinky yung pagkakulot niya. Hindi siya normal na pagkakulot, iba. So, bago tayo mag-start guys, dapat naka-shampoo na yung buhok ng i-riband natin, yung kliyente natin. Tapos ang pag-apply natin guys, ganito para ganito, yung medyo maninipis lang. Tapos sisiguraduhin natin guys na na-applyan lahat ng buhok. Tapos wag lang natin siya guys isasagad sa anit para maiwasan natin yung pagputol-putol ng buhok. Dapat laging 1/2 inch from the scalp. So ganun lang guys. Pagkatapos natin pala ma-apply ito guys, ibababad natin siya ng 1 hour to 30 minutes. Pero sa ganito kasing klase ng buhok guys, ako binababad ko siya ng 1 hour kasi yung pagkakulot talaga nito guys, grabe yung medyo parang kinky. A few moments later, so nababad na natin siya guys ng 1 hour. So ngayon strand test natin siya guys. So ganito ako mag strand test. Binubuhol ko siya. So once na hindi na siya guys gumalaw, ibig sabihin niyan okay na, luto na siya sa gamot. So ngayon guys, susuklayin natin siya. Okay, so okay na siya guys. So i-comb through na natin siya guys para emulsify, ganun. Comb through. Yan. Tapos check naman natin guys sa ilalim kung okay na siya. So okay na siya guys. So pagkatapos nito guys, babal naman natin siya. A few moments later. So ito guys, sambal naman natin yung buhok niya. So i-blower na natin siya guys ng 100% bago natin siya i-plancha or iron.